So before tayo tumungo dun sa ating topic ngayong gabi, pwede bang malaman dito sa ating 66 participants na kasama natin ngayong gabi, okay, sino dito guys yung mga, okay, may experience na or may alam na pagdating sa Facebook ads? I believe tapos na rin kayo doon sa nakaraang mga topic tungkol sa Facebook ads. Pero sino dito yung mga nag-run na or even before pa lang is meron na kayong karanasan sa pag-Facebook ads? Ayan. So, may attendance daw po ba? Ayan. So, Sir Richie, na meron ka ba link dyan ng attendance natin ngayong gabi? Okay. Go on tayo kay Sir Troy. Ayun. Sige. So, antabay lang kayo guys. Antabay lang kayo dahil marami naman tayong pag-uusapan ngayong gabi. So, ilalapag namin dito sa chat box. Okay. Yung link. Okay, para sa inyong attendance. Pero syempre, before that, ayan, may mga nagko-comment na dito, Sir Vinci, na sila daw is mayroon ng at least basic knowledge, okay, sa pag-Facebook ads. Kaya ni Michael, ni Sir Marvin, bakit one half? Okay, si Ma'am Joy. Ayan, nito pala si Ma'am Joy kulit, no? Sinong upline mo? Okay. Si Maria Jonna, ayan. So, kay Ma'am Janeline, okay. Sino pa ba? Hindi ko pa po na-try yung ads. Sabi ni Ma'am Jeneline. So dapat after nito, matry mo na, ma'am. Ayan, si Ma'am Cheryl Divilia, ayan, na-try na po. Ayan, si Ma'am Sheila Aguarez, si Ma'am Cecil. Ayan, at marami pang iba, guys. So, bakit ko natanong ito? Kasi if ikaw ay may plano, okay, na mag-Facebook ads, or kung ikaw mismo, okay, is nagpe-Facebook ads na, okay, ito na yung magandang topic guys para mag-scale kayo. Or ano ba yung mga pwede nyong i-target if ikaw ay may papasok sa mundo ng Facebook advertising. Wow, so bakit ko nasabi yan? Kasi sobrang dami na guys ang natulungan din ng Facebook ads sa kanilang mga negosyo. So hindi lang dito sa Shantala, marami pa. Okay, even sa ibang industry or sa sabi natin sa retail industry or sa kahit ano mang industriya guys, pinapasok na nila yung Facebook advertising, di ba? So ganoon kalaki yung potential ng pag-Facebook na even ibang platform, di ba? Even yung ibang platform is pinapasok na nila. Nagkakaroon na sila ng mga advertising, okay, platform na kung saan pwede rin gawin ng sino mang mga tao if meron silang sariling negosyo. So ngayon, dahil nandito na tayo, day 13 na tayo and ikaw kasama ka namin dito sa batch 6, ano ba yung mga pwede mong i-target or ano ba yung mga pwede mong i-goal if ikaw ay nagpe-Facebook ads or kung ikaw ay nagpa-plano na na mag-Facebook ads. So makikita natin kung gaano ba kalaki yung potential, di ba, ng pagraran or pagtatayo ng sarili mong online distribution center na kung ikaw ay may sarili mga admin. Or kung ikaw mismo, okay, ikaw mismo ay admin ng iyong sariling negosyo, nag-Facebook ads ka, at the same time, ikaw na rin, okay, yung sumasagot sa mga inquiries na yan, ano ba yung pwede mong simulan at paano ka ba unti-unti mag-scale ng business mo or mag-expand ng negosyo mo na kung saan makikita mo kung gaano kalaki ang pwedeng ibalik sa iyo. Kaya kung natunghayan nyo guys, nasaksihan nyo, okay, yung ating mga previous Thursday event. Okay. Naalala niyo yun, yung mga Thursday event ng company natin na kung saan kumakausap tayo ng ating mga top performer dito sa ating company. So, isa lang yung sagot nila kung bakit sila naging top sales performer. Diba? So, paano nila nagawa yun? Nag-run sila ng Facebook ads. Okay. So, hindi lang sila nag-run ng Facebook ads. Okay, meron din silang mga group of people, okay, or mga sales representative na sumasagot, okay, doon sa kanilang negosyo or doon sa kanilang binibentang produkto. Bakit? Kasi nga, di ba, nag-Facebook ads ka, so may papasok na mga inquiries through online and kailangan may taong sumasagot sa mga tanong na iyon. Okay, so paano mo siya gagawin? Paano mo siya pakikitabangan? Okay, pero baka isipin nyo, sir, kasi may mga income na sila. Sir, kasi nga may mga kapital na sila. May mga pera na sila, kaya sila
pwede nang magsimula. Eh, paano naman ako, sir, na simpleng mamamayan lang? Eh, paano naman ako, sir, nakakaumpisa ko pa lang? Paano naman ako, sir, na hindi pa nga ako graduate ng SAP? Ikapapasok ko pa lang sa company. Hindi nag-aaral pa nga lang ako, sir, mag-Facebook ads. Paano ko, sir, makakasabay sa kanila? Diba? So, yan yung mga tanong natin na nabubuo na ngayon. Okay? Eh, paano yan, sir? Talagang, nag-umpisa pa lang ako. Nag-umpisa pa lang, wala pang budget, wala pang proper knowledge or enough knowledge para pasukin yung mundo ng Facebook ads. Diba? So, paano tayo makakasabay? Pwede ba talaga? Pwede ka ba talagang sumabay sa amin? O pwede mo ba talagang simulan itong sinasabi ko sa inyo? Well, eto na. Eto na yung topic natin ngayon kung paano ka magsisimula. Pero syempre, gusto ko munang okay, malaman kung sino ba dito yung interested na at talagang magbibigay ng panahon. Ayoko kasi guys, tipong physically present, pero absent-minded. Okay? Diba? So parang present kayo ngayon dito sa Zoom. Pero dahil nasa bahay lang tayo, baka mamaya meron tayo mga ginagawa pang iba or nadidistract pa tayo. Okay? So wala namang problema kung nasa trabaho ka at talagang willing ka matuto. Pero again, hanggat maaari, diba? Mag-focus muna tayo sa topic natin ngayon kasi more on numbers tayo. Okay, so kung ready ka na ba, pwede bang pakitype? Okay, pwede bang pakitype yung FB? Ayan, Facebook, FB, kung ikaw ay ready na. Bakit? Diyan magsisimula guys, mabago. Okay, yung takbo ng negosyo at ng buhay mo dahil sa pag-uusapan natin ngayong araw. Paano ko nasabi? Kasi ito lang din. Yung ginawa ko guys, nung ako'y nagsisimula pa lang, kasama ko yung wife ko, nasa likod ko ngayon nakikinig, at ito, nakikita nyo ngayon yung naging resulta sa amin. Okay, hindi naman sa piniflex natin, bagkos sinasabi ko lang na kung ano yung ituturo natin ngayong gabi. Okay, yun yung ginawa namin before, kaya tayo nagkaroon ng result dito sa ating company. Kaya kung ready ka na, di ba? Ready ka na. I'm very sure guys, 100%, kung pareho tayo ng sistema, ng company, okay, ng bawat produktong ino-offer, malamang magiging pareho lang din tayo ng magiging resulta. Pero ang tanong, pareho ba tayo? Okay, pareho ba tayo ng mindset na kahit anuman yung pagdaanan mo sa gagawin natin ngayong gabi, is ready kang tumuloy-tuloy. Kaya ako pinarinig sa inyo yung kantang tuloy-tuloy lang. Kasi anuman yung maranasan nyo guys, ma-disable ka man sa Facebook, maubos man, masunog man yung budget mo, may mga struggles ka sa buhay, may mga challenges ka, okay, dapat tuloy-tuloy ka lang. Okay, kaya ang dami na nag-chat ng FB, dahil ready na sila. At kung ready ka na guys, i-share ko sa inyo yung screen ko. Okay, para at least alam natin kung ano ba yung pag-uusapan natin. Alright, so eto na. Okay, so inom muna kayo ng tubig guys ha. I hope na nag-dinner na kayong lahat. Okay, dahil yung number ngayon pag-uusapan natin. So please, ready tayo. Okay, na makinig and mag-notes. Dahil ito na guys, sabi ko nga sa inyo. Okay, ito yung ginawa namin nung kami nagsisimula pa lang sa business ng maliit. Start small, di ba? Pero dream big. Ika nga nila. Simula ka ng maliit lang, pero lawakan mo na yung pangarap mo. Bakit? Kasi yung small steps na yan, hindi mo mararating guys yung patutunguhan mo kung hindi ka humahakbang kahit na paunti-unti lang. Tama? So kami, okay, dito sa ating negosyo, nasabi ko sa sarili ko guys na ito na talaga. Okay, yung tipong totoo at puro na negosyo na home-based talaga. Diba? Kasi even wala pa yung pandemic na mga nandito ngayon, kahit nang wala pa ng pandemic, talaga nasa bahay na kami. So Sir Vinci, hindi na kami halos lumalabas. Lumalabas lang kami para mag-pick up ng product. Lumalabas lang kami para kung may mga trainings and mga kakausapin. Pero, okay, sa buong araw namin, sa buong oras namin, nasa bahay lang. Diba? Kasi nga, company na nga yung bahala sa lahat ng mga gagawin. At yun yung kagandahan dito sa ating kumpanya. Kaya ako nasabi na ito na ang real and pure home-based business. Marahil yung iba sa inyo guys, alok na ba ng sinabi nyo sa online na are you looking for an home-based business? Okay, so baka ikaw yung naalukan or baka ikaw pa nga yung
nag-alok. Pero totoo nga, totoo ba talaga na home base yung ginagawa mo? So dito sa amin guys, ito na talaga. Okay? So paano ba yan? Itong negosyo na yan. Dahil meron tayong dropshipping na powered by Chantal e-commerce system, nagkatotoo lahat. Okay? Naging totoo lahat. Kumbaga, nangyari ang lahat ng naaahiwan, di ba? Kumbaga, dati, pangarap natin, magkaroon tayo ng sariling negosyo, kahit nasa bahay lang, okay? And pumasok bigla yung pandemic, di ba? So, mas lumaki yung demand, mas napapanahon siya ngayon, nasimulan nating lahat. Dahil, marami sa atin yung talagang na-stuck na sa loob ng bahay, takot na lumabas kasi baka ma-expose, or nahirapan pa nga maghanap ng kabuhayan nila. So perfect timing guys na nag-boom din yung negosyo natin online kasi kahit nasaan ka man ngayon, Luzon, Visayas, and Mindanao, okay, pwedeng-pwede mo na siyang simulan. Okay? Message ko lang sa inyo para man, para talagang alam ninyo, manamnam natin kung bakit natin pag-uusapan yung topic natin ngayong gabi. Although alam nyo na ito guys, pero gusto ko lang i-remind kayo, i-refresh kayo kung gaano ba kaganda na napabilang ka sa ating community, na napabilang ka sa ating company. Okay, dahil lahat ng ito ay provided na para sa inyo. No need for initial inventory. Tama mali. Diba? So, hindi mo na kailangan, okay, mag-on-hand ng product. You can sell as many as you can. Tama mali. Tama ulit. So, every time, guys, na meron kang pwedeng ibenta, pwede mo simulan anytime and anywhere. Mag-post ka lang. Kung may bumili, encode mo agad kahit ano pang product yung bilhin nila. As long na nasa system natin. Yung weekly payout, di ba? Baka marahil sa inyo, nasanay kayo sa quincenas katapusan. Pero dito, wag ka. Kasi every week, may matatanggap ka na income. Okay? And our company will cater the delivery for you. Ibig sabihin, company na yung bahalang gumawa, magtrabaho para sa iyo ng mga delivery sa mga client natin. And yung pinagmamalaki natin na cash on delivery, di ba? Yung tipong kahit, oo, tama. Lahat tayo pwedeng tumanggap pagpadala. Pero yung COD na yan guys, kung wala ka, hindi ka makakasabay sa mga nag-o-offer. Okay? Hindi ka makakasabay sa mga nag-o-offer ngayon nang meron silang cash on delivery. And of course, yung ating libre training, di ba? So libre training ito guys, ang ibig sabihin. Okay? Okay? Ang ibig kong sabihin guys is sa kung sa iba nagbabayad tayo para lang umattend sa mga training para matuto, pero dito, okay, dito is pwedeng-pwede kang matuto anytime dahil libre lang lahat. Okay, kaya kung tatanungin kayo, sobrang thankful ba tayo na naging part, okay ng ating company? Diba? So even ako guys, sobrang pasasalamat kasi talaga si Chantal yung nagbago, okay, ng buhay namin. Okay? So ngayon, pansinin nyo ha, bakit ko sinasabi yan sa inyo? Bakit ko sinasabi yan sa inyo? Kasi I started the business sa halagang. Pwede ba, pakibasa na lang sa mga nandito ngayon? Pwede ba, pakibasa na lang magkano yung pinaka-budget namin nung kami ay nagsimula? Nandyan sa inyo mga screen. Pwede ba, pakitype sa ating chat box kung magkano kayo na magbasa? Ayan, di ba? Para at least maalala nyo palagi. Baka sabihin nyo kasi, sir, yun nga, kaya sila naging top performer kasi nga malaki na yung pinakapuhunan nila. Pero kung papansinin nyo, okay, magkano yung aming budget nung kami ay nagsisimula pa lang mag-asawa? Diba? So, ayan na. Nakita nyo na, no? Pero dumating yung time. Ito, tingnan nyo, ha? Clear ba guys yung boses ko or mahina? Pwede bang paki-comment na sa chat box natin if okay yung aking mic or mahina? Yeah. So okay naman, naririnig naman, no? So ayun, pansinin nyo mabuti guys ha, I started my Facebook ads journey nang ako pa lang. Okay? Wala pa mismo talaga yung asawa ko kasi hindi niya pa alam. So I started my journey, okay, sa halagang, okay, 300 pesos. Okay, so anong ginawa namin guys? Siyempre, kabakaba ako niyan. Kumbaga, kinakabahan ako palagi. Okay? Sa bawat oras na lumilipas, kabado ka. Kasi pag hindi niya nakabalik, yari ako sa asawa ko na nasa likod ko ngayon. Di ba? Kasi hindi niya alam kung saan ko ginastos. Hindi ko alam kung maibabalik ko. So, yung tinatawag na risk appetite, yung tipong yan yung level ng pwede mong i-risk sa sarili mo or sa kakayahan mong i-
itayaba or ibigay para kumbaga yung risk na ibibigay mo is hanggang dyan lang. So yung 300 na yan, kabakabado pa ako. Correct? Pero, tandaan nyo to, ano ba yung pinaka-binibenta namin? Okay? Ang binibenta namin guys is glutathione since kami ay nag-start. 2019, nung ako ay nag-full-time. Okay? So nakabenta kami, nakabenta ako ng isang bote ng glutathione. Sa mga nandito ngayon, gusto ko mag-participate tayo. No? Magkano ang ating retail profit if ikaw ay nakabenta ng isang bote ng glutathione? Meron ba rito? Ayan, sa labas yun na yung mga calculator nyo. So magkano guys? Okay, magkano guys yung exact amount na magiging retail profit mo if ikaw ay nakabenta ng isang bote ng glutathione? Ayan. Sige lang. Sagot lang tayo guys. Huwag kayong mahiya. Okay? If meron kang 40%, alisin muna natin yung 45%. So, 990, ang 40% yan is, magkano? 396 pesos. Kaya kung ikaw, ayan, kung ikaw guys, ay, kung ikaw ay naglabas ng kuhunan or ng Facebook ads budget mo, na 300 pesos at ikaw ay nakabenta ng isang bote ng glutathione. Tingin mo, bawi na ba? Okay? Tingin mo, bawi na ba? Isang bote lang ng glutathione na benta mo sa halagang 990 pesos at meron kang 40% na retail profit. Tingin mo, yung Facebook ads budget mo, bawi na ba? Ayan, sabi ni Ma'am Leilani Torres, no? So, bawi na. So, ito yung tanong sa sarili ko. If nabawi ko guys yung 300 pesos na yan, napalagay ninyo, uulit ba ako? Magbabayad ba ulit ako ng 300 pesos kinabukasan? Isang bote lang yun na benta ko. Uulit ba ako kinabukasan? Pero sabi nyo, oo, yes, uulit pa. Pero ang tanong, kung yung day one ko, kinakabahan ako sa 300 pesos, sa palagay nyo, yung level ba ng kaba ko noong day 1 is kapareho pa rin ng level ng kaba ko doon sa day 2? Sa palagay nyo, pareho ba? Or mas matapang na ako ngayon? Dahil alam ko na isang bote lang at posible pala na sa ganyang amount is kaya palang mabawi. Diba? So sabi nyo nga, diba? Kabado ka pa rin. Pero hindi na masyado. Or sabi nga ni Maria John, ha, mas matapang na. Sabi ni Mildred, medyo nabawasan na. Siyempre, kinakabahan ka pa rin yan. 300 pesos pa rin yan. 300 is still 300 pesos. Pero, yun nga, sabi nga ninyo, mas matapang ka na ngayon na ads ulit kinabukasan kasi alam mo sa sarili mo na nakabenta ka ng isa. Tama? E paano kung kinabukasan? Diba? Yung mga nag-inquire kahapon na hindi mo nabentahan, is bumili ngayon. Diba? So, nag-ads ka ngayon, pero ang bumili is yung na-target mo kahapon. Bawi na ba ulit yung 300 mo? Yes, bawi na. Kasi kumpote na ang kailangan eh. E paano yan kung sa araw na yun mismo, yung mga nag-inquire na yun, bumili din. So, ilan na yung magiging customer mo? Dalawa na. Diba? So, ngayon, mas bawi mo na ba yung 300 pesos na inilabas natin? Siyempre, yes na yes yung sagot nyo. So ngayon, eto na. 2 days, 2 consecutive days, nabawi mo yung amount na yan. Sa palagay nyo guys, bukas, pwede ba akong mag-add kahit na 50 pesos? Okay? At gawin kong 350 na. Kung dati 300 lang everyday, gawin kong 350 pesos. And dahil nakabenta ako ng dalawa, so 396 times 2, magkano yun? Tingnan na natin. Dapat marunong kayo guys. Mabilis dapat tayo sa math. Okay? Ayan na. So, pinorward na ni Sir Troy ang ating attendance for this day 13. Okay? So, doon muna tayo sa ating tanong. 396. Ayan, sabi ni Rafi, 792. Diba? 792 na yung ating yung income dun sa dalawang bote
naiwan. Okay? So, kung iisipin natin mabuti, guys, kung iisipin yung mabuti, pwede ba akong kumurot ng 50 pesos? Okay, pwede ba akong kumurot ng 50 pesos at idagdag doon sa 300 pesos, okay, na na budget kanina nung ako'y nagsimula. So, gagawin ko na siyang 350 pesos. Okay? So, ganun lang yung system, guys. Tuloy-tuloy lang. Okay? Hanggat pag may nabenta, dagdag ka ulit. Huwag mo lang kukunin yung pinakatubo mo. Baka sabihin mo, ay, ne, sir, kukuha na ako. Kailangan ko na. Kailangan ko lang kunin yung retail profit ko nakaraan na na-deliver na. Okay? Mag-take profit agad tayo. No, hindi. Dahil kailangan, ang goal nyo is mag-scale up, mag-expand, okay, ng ating business. So, dapat maglalaan tayo ng percentage or ng budget para pandagdag doon sa pinapaikot natin sa ating business. Okay. So, patuloy ko lang ha. Ayan guys, sinat ko na sa ating chat box yung attendance natin. So, pwede na kayo mag-fill up. Tingnan nyo kung okay yan. So, ganun lang yung ginawa namin, guys. Then, every day na may nabibenta ako, okay, hinugot ko na ngayon, hinugot ko na yung wife ko at tulong na kaming dalawa. Ako yung nag-a-ads, nag-design. Then siya naman, dahil siya yung mas magang gumigising sa akin, dahil ako yung palaging madaling araw na tulog, dahil ako yung nag-a-ads sa gabi, o siya yung sumasagot sa umaga. Then ako naman ngayon sa gabi. Naramdam ko pa rin hanggang ngayon, guys, yung feeling na gusto ko nang magpahinga, pero parang natutokso pa rin akong sumagot kasi may nag-i-inquire pa. Yung tipong ang feeling is, ano ba to? Nasagutin ko na ba to o bukas na? Pero baka bumili pa eh. So, nire-record namin every day. Okay? Every day nire-record namin yung nire-record namin yung benta. Okay? Para at least alam ko is profitable ba yung ginagawa namin. Okay? So, ganun lang ginawa namin guys, kapag may nabenta, dagdag hanggang sa di namin na malayan. Okay? Dahil dinaralagan namin yung budget namin sa Facebook ads, dumadami na yung increase. Dumadami na yung inquiries, hindi na namin kaya i-handle na mag-asawa. So, anong ginawa namin para may idea kayo lahat, di ba? So, same apartment. Ayan, nakita nyo naman, pareho yung kulay ng pintura. Diyan din kami nagsimula. Yung sala namin, guys, kinumbert namin na opisina. Okay, anong ibig kong sabihin dyan? Yung sala na at the same time is office, na at the same time is kitchen, na the same time is dining area namin. Nandiyan na lahat. Di ba? Nandiyan na lahat. Even yung TV namin, nandiyan na lahat nakaset up. Ganyan lang kaliit yung apartment namin na binabayaran ng 5,000 kada buwan. Di ba? Sa likod ng babaeng nakatayo, yan na yung pinto mismo ng kwarto. Di ba? Ganyan lang kaliit. Pero dahil wala nga kaming budget, okay, wala nga kaming budget para mag-rent ng office or mag-expand na agad. Basta ang alam lang namin is kailangan namin ng tao pa dahil hindi na namin kayang i-handle mag-asawa yung pumapasok na increase. So, nag-hire kami ng paisa-isa hanggang sa naging dalawa, naging tatlo. Okay, so, namin naman na yan dahil kapag nakabenta, wala mo nang take profit, guys. Ang gayon, paikutin lang, dagdag na sa budget kahit na pa 50-50 isang araw. Diba? At hindi mo mamamalayan. Okay, hindi mo mamamalayan, guys. Ayan na sila ngayon. Diba? Dumami na sila. Anong ibig kong sabihin? Guys, kung meron kayong nakikita na top sales performer sa ating dashboard, sa ating company, iniisip nyo, mahirap nang sabayan dahil nga sila ay may capital na. No, makinig ko mabuti sa akin. Bakit ako? Nung nagsimula ba kami, meron na ba kami agad na mga tao or admins na sumasagot para sa amin? And ako ba, magkano ulit yung starting budget na ginawa ko para sa negosyo na ito, na kung saan hanggang ngayon 2022 na, magpo-4 years na naman tayo this November ngayong taon, pero still, guys, buhay na buhay pa rin yung negosyo at tuloy-tuloy pa rin namin ginagawa. Tama? So yun lang yung setup namin. So sir, gusto ko lang simulan, pero paano nga ba? Paano ba talaga nangyari yung journey na yan? Ayan. So, technicality, okay, meron tayong dapat sundan, okay, na proseso kung paano niya magagawa yan. Kasi syempre, hindi naman palaging naaayon yung mga bagay-bagay sa mga gusto natin mangyari.
Okay, kaya dapat ikaw mismo is nare-record mo yung proseso and yung progress ng ginagawa mo, guys, is naka-record lahat yan para alam mo kung saan ka papasok. Para alam mo kung saan ka sisingit, alam mo kung saan ka mag-i-scale, at alam mo kung saan ka magbabawas, alam mo kung ano yung pumapasok, alam mo kung ano yung mga lumalabas. Yan yung mahalaga. Kasi kapag dumating yung time, yes, oo, tama. Ba? Merong pumasok na delivered sales sa system mo. Pero hindi mo naman na monitor kung magkano yung mga lumalabas. Hindi ko. Merong pumapasok sa iyo income sales, pero hindi mo naman alam kung ano yung mga lumalabas. So, ano mangyayari? Ang mangyayari niyan, guys, ganun pa rin, 'di ba? Ang mangyayari diyan, hindi mo namamalayan, kinakain na pala yung budget mo. Baka matanong mo yung sarili mo, saan napunta yung income ko? Saan napunta, ang nangyari naman is may benta naman. Diba? Kaya ngayon, yan yung pag-uusapan natin. Okay, pero syempre, bago lahat, paano ba naging posible na sa halagang ganun, naging ganito na ngayon? So, meron tayo, okay? Meron tayo, guys, winning formula na tinatawag na kung saan ito yung ginawa namin, kung paanong nagsimula kami sa maliit hanggang sa napalaki ng palaki dahil sa winning formula na ito. Okay, so anong formula na yan? Dito sa ating Facebook ads, we have a weekly program kung paanong sa Facebook ads billing, kailangan alam mo kung paano siya ginagamit. Paano mo siya babayaran ng tama, kailan, at paano. Okay, yan yung pinakatandaan nyo. Marami sa inyo rito may experience dito sa Facebook ads. Yung iba naman, at least alam or napakinggan na kung ano yung Facebook ads. So ngayon, isipin nyo mabuti. Okay, paano ba din mamamaximize yung ating budget para, okay, mapaikot natin ng tama. Okay, so meron tayong weekly program na gagawin. And sundan nyo mabuti, guys, dahil hanggang ngayon, ito yung ginagawa namin. Kung tipong kahit na ma-disable or ma-restrict yung page, dahil meron tayong program or meron akong ginagawang formula na ganito, nakakabangon at nakakabangon pa rin. Marami na akong kasabayan, guys, ng Facebook ads na nung tinamaan sila ng mga restrictions, tinamaan sila ng mga disable or mga policy ni Facebook na hindi nila alam is nababiolate na nila. So dahil nahirapan, huminto na sila. Okay? Pero dahil ako personally, basta alam mo yung ginagawa mo and may system ka na sinusundan, hindi yung tipong ads lang ng ads, basta may pumasok, ilalabas ko yan. Diba? So kapag ginawa nyo yun, guys, nung wala kang programa, wala kang system sa negosyong ginagawa mo, hindi mo alam kung paano magsisimula ulit. Pero if yan, nakalatag lahat yan, nakaprogram, nakasystem lahat yan, anytime, pwede kang umulit sa umpisa at parang babangon ka ulit ano man yung mangyaring struggle or challenge ng negosyo. Kaya yun yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Okay, meron kasi tayong tinatawag, guys, sa Facebook Ads Billing, meron tayong tinatawag na billing threshold. Sa mga nandito ngayon, alam ko, may idea na kayo yung iba sa billing threshold, pero karamihan, wala pa. So ano ba ibig sabihin ng threshold? Ito yung parang pinaka-credit limit natin sa kung saan pwede tayong umutang kay Facebook. Diba? So narinig nyo lang yung salitang utang, parang natuwa kayo. Ah. Diba? So anong ibig kong sabihin, guys? Hindi mo naman kasi kailangan palagi na magbayad na magbayad na magbayad. Tapos, saka ka palang mag-ads. Sa mga members dito, mga Facebook ads advertiser dito na GCash yung ginagamit, so ganun yung mangyayari. Kailangan mo na mag-load sa iyong payment method, then saka ka lang pwede mag-run ng ads. Kapag naubos na yung load, mag-i-stop na yung ads mo. Pero if ikaw ay mag-a-apply, for example, sa BPI, kasi yun ang ginagamit ko ever since, pwede kang mag-apply ng BPI na prepaid card ng BPI sa halagang 300 pesos lang. Diba? So yun yung ginagawa namin. 300 pesos lang, meron na akong prepaid card. Then yun na yung ginagamit ko. Dahil Visa and MasterCard na ito, guys, yun na yung ginagamit ko ang bayad kay Facebook. At the same time, is bangko ito, BPI. Kaya talagang ina-accept agad. Malinis yung pangalan kay Facebook. Okay?
So, yan yung, kapag ganun yung ginamit nyo na payment method, pwede na kayong magkaroon ng billing threshold kay Facebook. So, anong ibig kong sabihin dyan? For example, ganito. When you create Facebook ads, like boosting posts from your page, you don't pay for them right away. Hindi mo kailangan magbayad agad-agad sa kanila. Instead, as they run, di ba, ikaw ay pwedeng singilin mamaya, di ba, or sa susunod na. As long na hindi mo pa nahingit yung iyong billing threshold. Okay, so there are two ways kung paano ba tayo sinisingil ng Facebook. Okay, so number one, whenever you reach your billing threshold, kapag nahit mo na yung billing threshold mo, or yung tinawag na monthly bill date mo. Okay? Yung monthly bill date mo. Ibig sabihin, parang due date, di ba? Kung ang due date mo is February 28 ngayong buwan. Okay? February 28 ngayong buwan. Then automatic, kahit hindi mo pa nare-reach yung billing threshold mo, sisingiling ka na ni Facebook regardless kung magkano yon. Pero kung hindi pa due date, hindi pa monthly bill date, pero na-reach mo na yung threshold mo, kahit na wala ka pa doon sa petsa na nakasulat, sisingilin ka na rin niya agad. So ganun yung two ways kung paano tayo sinisingil ni Facebook. Ngayon, para maliwanagan pa kayo, ano ba sir yung billing threshold na yan? Diba? So yung billing threshold, ito yung parang kung sa credit card, ito yung credit limit natin. Yan yung amount na pwede nating utangin kay Facebook. So for example, let's say just nag-create ka ng iyong first ad and your ad account has a billing threshold na $25. 'Di ba? Kapag ayan. So kapag yung $25 na yan na-reach. Okay? Na-reach yung billing period. Ito nandito sa first, itong nakatayo na dots na white, 'di ba? Yan yung pinaka monthly billing period mo. Isingilin ka na. Okay? So ako, kapag na-reach pala, itong dot pala na nakahiga, yung kulay gray na dots, kapag na-reach mo na yan, kahit na wala ka pa doon sa dulo na billing date mo, okay, sisingilin ka na nga. Kasi na-reach mo na agad yung pinaka-peak or pinaka-limit ng billing threshold mo. Yan nakahiga na gray dots. Okay? So, nakapula. Nakapinned yan yung parang credit card na icon, yung kulay red na circle. Yan yung na-reach ng cost mo, yung $25. So, sisingilin ka na. Pero if hindi mo nahihit yung $25 na billing threshold mo at doon ka lang sa gitna, di ba, yung may icon na gamit, t-shirt. So, hindi ka sisingilin dahil hindi mo pa naabot yung iyong billing threshold. Yan nakahiga na gray dots. Pero dahil umabot na dito sa right side na illustration, umabot na doon sa billing date, kahit na hindi ka pa nakakalagpas doon sa gray dots na billing threshold mo, sisingilin ka na ni Facebook. Okay, so I hope na malino sa inyo yung ibig sabihin ng threshold, that ganyan siya kumagana. Diba? So, paano ba sir pataasin yung billing threshold ko? Yan yung pinakamahalagang tanong kapag ikaw ay magra-run ng Facebook ads. Why? Kasi syempre, hindi naman tayo laging may nakatabing pondo para pambayad kay Facebook. Siyempre, umaasa lang din tayo sa mga mag-deliver. Pero kung bibigyan ka ng pagkakataon ni Facebook na sige, wag mo nang bayaran yung ads mo. Hintayin muna natin na mag-deliver. Diba? So, magkakaroon ka ngayon ng time para mahintay muna na magkalaman yung e-wallet mo. And kapag nag-request ka for withdrawal, pwede mo na siyang bayaran. Kasi nga, hindi mo pa nai-hit yung billing threshold at wala pa yung billing date mo. So, may chance ka pa na mahintay na pumasok muna sa ATM mo yung pera na pambayad kay Facebook galing dun sa withdraw mo sa iyong dashboard. So, ganun siya gumagana, guys. Kaya napakahalaga sa negosyo natin na ikaw mismo alam mo kung paano palakihin yung billing threshold na yan. Kasi hindi siya kusang lumalaki. Ikaw mismo yung mamamanage niya. Alam niya mabuti, ha? Hindi siya kusang lumalaki. Kasi if yan yung limit niya. Okay? Kung gusto mong mapabilis yung paglaki niyan, ikaw mismo imamanual natin yan na isiset para, okay, para mas lumaki yung credit limit natin, mas malaki yung time natin or yung pang-buffer natin na mapaikot mo na yung pera before tayo magbayad
yung Facebook. Lalo na ngayon, di ba, tumatagal ng 2 to 5 days. 7 days pa nga, pinaka-worst yung delivery natin. So, at least meron kang allowance para hintayin mo na ma-deliver, pambayad sa kanya. Kasi if ang nangyari, naningil agad siya, tapos ikaw, floating pa yung sales mo, yung income mo kasi hindi pa na-deliver sa client mo, so ano mangyayari? Ihinto ngayon yung ads mo. Kaya kung sumasagot ka ng mga inquiries, ano mangyayari? Mahihinto rin. Okay? So, ganun yung gawin natin, guys. Ito na. Para lumaki yung ating billing threshold. Ayan. Punta lang kayo sa inyong business manager or ads manager. Okay, then click nyo lang, guys, yung 3 lines na yan na nakahiga, yung billing. Then punta kayo, or itong billing icon sa inyong mga ads manager. Then click nyo na yung billing. Ayan. Then sa mapupunta kayo sa ibang pahina, sa ibang page. Then may makikita kayo, guys, na payment settings. I-click nyo lang, guys, yung payment settings. Then makikita nyo na ito. Okay? Then dyan na yung kung paano mo siya gagawin. Ayan. So yung billing date, andyan nakalagay June 11. Diba? So yung threshold naman is yung amount na nakalagay dyan. You also get a bill when you spend 20,000 pesos. Diba? So imagine, guys, yung 20,000 pesos mo na pwede mong iutang kay Facebook. Hanggang saan na yung maaabot niya? Pwede na ba yan for 1 week na ads budget mo? Diba? So pwede na bang mahintay na magkaroon ka ng delivery at mapumasok sa e-wallet mo at ma-withdraw mo papunta sa ATM mo before kasi nilend ni Facebook? Diba? So pwede palang mangyari yon. Kaya yung 300 pesos kanina na panimula namin, diba? Napaikot namin, napaikot na palaki, at hindi kami nangangamba na sige, include lang ng include, pa-deliver lang ng pa-deliver, kasi nga, kapag na-deliver naman yan, pwede mo nang bayaran si Facebook. Nang tuloy-tuloy, nang hindi ka humihinto dahil lang sa mismanagement ng budget mo. Diba? So, paano mangyari yan? Click mo lang yung manage, then ito yung makikita mo. Ayan, so pwede mo nang i-change threshold. Pwede mong ilagay na dyan kung magkano yung magkano, guys, yung gusto mong threshold. Pero syempre, for approval pa rin yan. Hindi nila i-approve na, for example, from 20, gagawin mo 25,000. Okay. So, hindi siya ganun agad mangyayari. Unti-unti pa rin. Okay, so yung mga question, guys, mamaya, i-sagot natin isa-isa yan. Alright, so ito. Ayan. So, for example, dito, gawin natin 30,000 pesos from 20 to 30. Then, change threshold mo na. So, mangyayari, guys, hindi naman siya 100% i-approve na 20, gagawin 30, hindi. So, pwede maging 22, pwede maging 23, or maging 25. Ganun siya. Lalabas. Pero, syempre, dahil hindi mo alam kung magkano i-approve sa'yo, lakihan mo na, gawin mo 30. Huwag naman sobrang laki. Kasi talaga hindi siya i-approve ni Facebook. So, once na okay na yan, change mo lang yung threshold. Ayan. Diba? So, magkakaroon ka ng message na nakalagay na thanks as you make successful payment, will continue raising your billing threshold until you reach 30,000. For now, you might still receive bills less than 30,000 pesos. So, may sabihin, as long na ikaw ay nagbabayad at successful yung mga payments mo, usan na nilang tataasan yung threshold mo. Okay? So, mamaya, explain ko sa inyo kung paano yan. Kasi once na nag-fail yan, or ikaw mismo, nag-pay now ka. Ibig sabihin, nag-pay now, hindi ka pa singil-singil, pero nagbayad ka na, okay, hindi niya tataasan yung iyong billing threshold. So, may system tayong sinusunod dyan. Paano gagawin yan? For example, ito. Kahit ngayon, para simula ka ngayon, guys, lagi nag-uumpis na sa 500 pesos. Okay? 500 pesos yung umpisa ng iyong billing threshold. Okay? So, dapat kapag ang nakalagay, okay, ang nakalagay sa inyong billing threshold is 500 pesos, dapat automatic, guys, may ready ng 500 pesos doon sa PPE mo or sa card mo na ginagamit. Okay? So, bakit ko sinabi yan? Kasi once na nag-fail yan, guys, dahil kapag na-reach na yung 500, tapos tulog ka, or hindi mo na malayan, hindi ka naka-monitor, na-reach na yung 500, then ang laman lang ng ATM mo or ng card mo is 499 pesos. Failed pa rin yung payment nun. Diba? So, uulit siya. Maniningil ulit siya. Tapos nakita na insufficient balance, failed ulit siya.
Then dumating yung time na nagbayad ka ng 500, eh naglagay ka ng 500, sinakto mo na. Then naningil siya ulit. Okay? Okay, successful payment. Pero magiging ang mangyayari yan, guys, is 500 pa rin siya. Okay? So bakit ko sinabi yan? Kasi naging nag-fail yung unang attempt niya. So kailangan, if ang threshold mo is 500, dapat may 500 na yung iyong ATM. Okay, so ito naman, 750. Diba? So, dapat guys, una pa lang, i-edit mo na yung threshold mo, gawin mo na agad 1,000. Tapos, ang na-approve niya, 750. Kung nagbayad ako ng 500, pagtingin ko, kusang maningil si Facebook, 500, and then successful, hinayaan ko siyang maningil. Hindi ako yung nag-pay now. Kung hindi ako yung nagkusang magbayad, siya dapat maningil. Then, nakita niya na may enough balance sa iyong card. Then, successful yung naging payment. So, ano ang mangyayari? Automatic, tataasan niya ngayon yung billing threshold mo. Gagawin niya ang 750. Then, nakita mo na ngayon, uy, tumaas na, naging 750 na. So, ano mangyayari? Okay, i-edit mo agad yung threshold mo at gawin mong more than 1,000. Okay, sabihin mo, gawin mong 2,000 or 1,500. Then, hayaan mo ulit siyang maningil ng 750 pesos. Kapag nag-ningil siya ng 750, may laman yung ATM mo. Okay, successful. Then, yung request mo na 1,500, a-aprobahan niya pero gagawin niya lang 1,250. Okay, so ayan na, nakikita niya sa screen, di ba? Pataas ng pataas. So same lang din, tuloy-tuloy lang. Okay, 1,250. O dapat meron ka ng, bago maningil yan, kasi nakikita mo naman yung everyday, magkano yung kinukonsume mo. So dapat before niya ma-hit yung 1,250, may laman na yung card mo na 1,250. Then kapag successful na yan, dapat before siya maningil, mag-request ka na ulit sa threshold mo, tataasan. Maglagay ka ulit ng numbers doon, sabi mo 3,000 pesos. Diba? Pero hindi niya i-approve yan. Gagawin niya lang 1,750. Magiging 2,500. Magiging 4,000. Magiging 4,500. 5,000. 6,000. 8,000. Hanggang sa dumating yung time guys na tumaas hanggang 30,000 pesos. Or more than pa nga yung iyong billing threshold. So ganun lang yung ginagawa namin. Huwag mong hayaan guys na maningil si Facebook dahil na-hit mo na yung threshold mo tapos walang laman yung card mo. So mag-fail siya. Hindi siya tataas. So kailangan make sure na naging successful palagi yung paniningil niya. At huwag kang magbabayad ng kusa. Okay, hayaan mo siyang maningil. Para makita niya na, oy, di ba, automatic successful yung mga sinisingil ko sa account na ito. So, hindi siya, kumbaga, beaten yung threshold niya, kaya tataasan natin. Pero kung ikaw mismo nagpe-pay now ka, hindi mo pinapaabot dun sa billing threshold mo, so nasa isip ni Facebook, okay lang kahit di ka taasan kasi nagbabayad ka naman before mo ma-hit. So hindi mo kailangan siyang taasan, 'di ba? So, pero syempre, the more na pwede tayong umutang, mas okay 'yun. Para at least dahil alam mo naman, kung meron kang 20,000, o siguro mga ilang linggo na 'yan bago mo ma-hit yung billing threshold mo. So yung pera sa ATM mo, pwede mo pa siyang mapaikot or makapaghintay ka pa na may ma-deliver pa na mga package doon sa iyong account, 'di ba? So ito ang ginagawa namin. Okay? For example, meron tayong ads budget na 250 pesos. Ayan. So, tingnan mabuti ha. Meron tayong budget na 250 pesos. Ang threshold natin is 500 pesos. Tama? Yan yung pinaka-umpisa eh. Pansinin nyo guys, kailan po ba yung ating withdrawal cutoff? May nakakaalam po ba? Pwede bang pakisagot kung magkano yung withdrawal tuwing kailan yung ating withdrawal cut-off? Ibig sabihin, tuwing kailan tayo dapat mag-withdraw? Okay, sa buong linggo. Ayan, sasabi nila, Wednesday daw. Ayan, nababasa nyo naman, di ba? So, Wednesday. Then, tuwing kailan natin ito, ma-re-receive sa ating bank account? Di ba? Maximum na yung Friday. If yung banko mo is banko rin ng kumpanya, like BDO. Pero kadalasan, Thursday pa lang, pumapasok na sa ating mga bank account. Diba? So, bakit ko sinasabi yan? For example, ganito. Pansinin mabuti ah. Sunday. Ayan. Nag-run ako ng ads. Budget ko is 250. Okay, gumastos na akong 250. Sa pangalawang araw, gumastos ulit ako ng 250 pesos. Magkano na lahat? 500 na. Eh, magkano ba yung threshold ko? Di ba 500 pesos sa umpisa? So, ibig sabihin, dalawang araw,
after ko mag-run, saka pa lang ako sisingilin ni Facebook. So makakapag-prepare muna ako, makakapaghanap muna ako ng pera, 'di ba? Panglagay dun sa aking ATM before niya ako masingil. So if successful yung payment by the time na naniningil siya, so yung next billing threshold mo is magiging 750 pesos. Ngayon, yung 750 mo, ilang araw na yung tatakbuhin niya? 'Di ba? Tatlong araw. Tatlong 250 pesos. So malamang yan sa mga araw na yan, guys, wala pa masyado na deliver sa iyong mga in-encode or nabenta ng mga first day, second day, third day. Ayan. So pagdating ng Thursday, sisingilin ka na ulit kasi 750 na yung 750 na yung threshold mo, tatlong divide 250, 3 days yan. So Thursday ka na siningil ulit ni Facebook. Simula ka ng Sunday, then ngayon Thursday ka na ulit siningil. Okay, so paano mangyari yan? Ganito mangyari. Friday, Saturday, ayan, 250. Okay? Eh, di ba dito nakalagay, after ng 1750, naging 1250 na. So, 1250 na yung billing threshold mo divided by 250 pesos since yung ads budget mo every day. Di ba? So, meron ka ng ilang araw? Meron ka ng Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. So meron ka ng 5 days before kasingilin ulit ni Facebook. So ito yung tanong sa inyo. Diba? Ito yung tanong, guys. Lumipas na yung isang linggo. Kasi Sunday ka nung week 1 nagsimula. Week number 2 na ngayon. Before kasingilin ulit ni Facebook, 5 araw. Diba? Sa palagay nyo, may madideliver na ba sa mga araw na yan galing doon sa mga in-encode mo nung Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday nung week number 1? Meron na ba? Meron na kayang mga na-deliver niyan at meron na kayang pumasok sa iyong e-wallet sa week number 2? Diba? So syempre meron na kahit pa isa-isa yan. So week number 2, diba? Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 1,000 pesos na lang. Diba? Ang iyong 1,000 pesos na lang ang iyong kailangan. Okay? 1,000 pesos na lang ang iyong kailangan para umabot ng Sabado. So dahil nga nag-withdraw ka, 'di ba? Dahil nga nag-withdraw ka nung Wednesday, sabi niyo nga may pumasok na. 'Di ba? Nung Wednesday, then pumasok naman siya sa iyong bangko ng Friday. So bukas, kinabukas ng Sabado, pwede ka nang magbayad. 'Di ba? Kasi nga may pumasok na eh. So hindi, kumbaga, nangutang ka ng pang FB ads mo, tapos hinayaan mo lang siyang tumakbo, may na-close ka, then sa araw na maniningil na siya, yung mga na-close mo that time nung umuutang ka, may na-close na, kaya meron ka ng pambayad, dapat ikot mo ngayon yung pera mo. Nasundan nyo, guys. Diba? So sa week number 3, ito naman, tinan nyo, kapag tumaas na, yung inyong, kapag tumaas na, guys, yung inyong billing threshold, for example, ito, 250, yung iyong budget everyday, pero this time, ang threshold mo is 1,750 pesos na. So ilang araw ba yan? 7 days. So 7 days, 250 times 7 days, so sakto 1750, 'di ba? So isang buong linggo ang pwede mong magawa na hindi ka nagbabayad. So 'di ba? So week number 3, malamang nung yung Wednesday diyan sa week number 3, meron ng papasok ulit sa e-wallet mo na pwede mong ma-withdraw, tama ba? Kasi merong na-deliver diyan yung benta mo nung week number 1. Yung benta mo ng week number 2, mani-deliver na yan. Siyempre, kaya may papasok na sales or delivered sales sa iyong dashboard sa week number 3 mo. Kaya, nag-withdraw ka ng Wednesday, dumating ng Friday, so pwede ka na ulit magbayad, di ba, ng 1,750 kapag siningil ka ni Facebook. At na-reach mo na yung 1,750 at siningil ka na ni Facebook, oh, may laman na yung ATM mo dahil Friday pa lang may pumasok na agad doon sa winidro mo na galing sa benta noong week 1, 2 and noong early ng week number 3.
Diba? So ano mangyayari dyan? Nag-withdraw ka dyan o Wednesday. Ayan, nasiyo na yung e-wallet mo. Then papasok. Dahil zero na yung sales mo, yung e-wallet mo nung Wednesday dahil nag-withdraw ka. Diba? Tama ba? Nag-withdraw ka nung Wednesday, kaya automatic zero na yan. Then may na-deliver na naman ng Thursday, may pumasok na naman na pera, may na-deliver na naman ng Friday, Saturday, may pasok na income. So next week, week number 4, di ba? Ganun ulit yung magiging sistema mo. May pumasok ng Thursday, Friday, Saturday, hanggang Wednesday, withdraw. Pag Friday, papasok sa banko mo, then pwede ka nang magbayad. Or kahit maningil siya ng kusa, meron ka ng pambayad kay Facebook. Kaya sa week number 3, pansinin nyo, utang, every Saturday, bayad ka na. Diba? Kaya pag lumalaki yung threshold mo, tandaan mo na lang, diba? Hindi mo kailangan magbayad agad, palakihin mo yung threshold mo para makaikot muna yung pera mo. At hindi mo namamalayan, lumalaki na yung threshold mo at syempre, lumalakas yung loob mo na mag-ads kasi nga hindi mo naman kailangan bayaran. At hindi mo siya kailangan bayaran agad dahil pwede mo, may time ka para hintayin muna ma-deliver yung bawat transaction na ini-include mo dun sa mga previous days ng habang nakaran ka ng ads. Diba? Maliwanag ba yun? So, ganun lang guys yung ginawa namin. Ganun lang yung ginawa namin guys na kung bakit, kung paanong sa maliit, nagsimula, then lumaki na lumaki na lumaki kasi minaximize namin. Wala naman kayong pang-invest. Wala naman kaming panglabas ng malaking kapital. Pero dahil pwede pala yung ganitong sistema na kung saan pwede ka palang magkaroon ng billing threshold kay Facebook na hindi mo naman kailangan bayaran agad. Diba? Mag-ads ka na mag-ads. Pwede benta, pasok. Pumasok, saka mo bayaran. Diba? Ganun yung ginawa namin. Ganun yung ginawa namin. Hanggang ngayon, ganun yung ginagawa namin. Diba? Para at least, again, ulitin ko, may time ka para ma-deliver muna yung mga product na in-encode mo before ka singilin ni Facebook. Kaya paano ko masasabi yan guys? Talagang dito pa lang makita nyo ha. Low cost, high profit. Ganyan na ganyan yung pinanindigan ko na kapag tinry ko itong Facebook marketing, malaki yung ibabalik pero maliit yung kailangan. Diba? Nagsimula ako ng magkano? Naalala nyo ba? Then, dahil sa threshold ni Facebook, lumaki na lumaki at pwede pala. Diba? Pwede palang mangyari yung mga bagay na to na even mag-run ka na ngayon ng 1,000 pesos everyday per head, pwede na. Diba? Medyo malaki siya pakinggan pero dahil sa ating system na pinag-usapan ngayon, okay, utang lang, then mamaya, pag pumasok na sa ATM, saka ka magbayad. Diba? So, i-secure nyo na agad yung billing threshold nyo. Ilagay sa inyong ATM so para at least kapag na-reach na ng account mo, yung billing threshold mo, pag naningil si Facebook, meron siyang makikita sa loob ng ATM mo. So the rest, pwede mo nang i-take profit. Pwede mo nang kunin pang gastos, pang bili ng ulam, bigas, di ba? So pwede na. Basta i-secure mo lang palagi yung iyong threshold sa Facebook para tuloy-tuloy yung ads mo. Hindi ka napuputol. Di ba? Kasi sabi ko nga sa inyo, once na kumita ka, nakabenta ka kahit isa lang, lalakas ba yung loob mo kinabukasan na umulit-ulit? E paano kung ganito? Di ba? Lumakas yung loob mo dahil nakabenta ka at hindi mo kailangan magbayad agad. So mas lalo, di ba, na mauudyukan ka. Okay, na magtuloy-tuloy-tuloy lang. Kagaya nung sa music kanina, tuloy-tuloy ka lang. Di ba? So bakit ko nasabi yan? Example, ito, imagine. Ayan. Sa mga nandito ngayon, makinig kayong mabuti. Based dito sa ating example, gumastos ako ng magkano? Nakikita nyo ba? Ayan, gumastos tayo dito ng magkano. May sabi ni Maria Joanna, 300 ads per day starting. Oo, tingnan nyo ito mabuti. Yung 300 pesos, pasok ba sa example natin? Pasok ba sa example natin? Pansinin mo mabuti. Yes or no? Yes, tama. So ilan yung nag-inquire sa budget na nakikita nyo ngayon? Bilangin natin, 65 pesos messaging started. So ibig sabihin, 65 katao yung nag-inquire and ang nag-comment is 21 katao.
Yung nag-inquire sa'yo through message, tao yun. Pero yung nag-comment ba, hindi na tao? Di ba tao pa rin yan? Na pag nireplyan mo, malilipat yan doon sa messenger din. So, ia-add natin ngayon yan. Di ba? So, 65 plus 21. Magkano lahat yan? Or ilan lahat yan? Sabi ni Ma'am Leilani, grabe, ang galing ha. Ang bilis, 86 katao yung pwede mong makausap every day sa amount na yan. Pwede na ba? Pag gumastos ka ba sa labas, for example, nang masahi ka, naghanap ka ng 86 katao na pwede makausap, gumastos ka ng 300 pesos, 22 and 29 centavos sa labas. Sa palagay mo, possible ba talaga na may makausap ka sa labas na ganyang karaming tao? Na hindi mo alam if magiging interested sila sa inaalok mo na negosyo. Pero this time, hindi ikaw yung nag-first move. Sila mismo yung lumapit nagtanong. At hindi sila magtatanong kung hindi sila pwedeng hindi sila interested sa bagay na inaalok mo. So, mas mataas ngayon yung pwedeng yung closing rate, mas mataas ngayon kasi nga hindi sila stranger na hindi mo alam kung pwede mag-interested or not. Dito, dahil alam na nila kung anong tinatanong nila, so mas malaki yung chance na maklose mo yung transaction or yung benta. Diba? Kaya kung tatanungin ko kayo, sabihin na natin na 86 katao yung nandyan at isa lang yung bumili. Pwede ba? Pwede bang mangyari yun? Diba? Pag sinabi ko kasi baka sabihin nyo, kalahati yung bumili dyan. Baka hindi kayo maniwala. Too good to be true. Pero isa na lang. Sa 86 katao na yan, yung 85 hindi naniwala or hindi bumili nung araw na yun, isa yung umorder. Pero dun sa pinag-usapan natin kanina, pag isa ang umorder, bumili ng isang bote, bawi na ba yung amount spent na nakalagay dyan? Yes or no ulit? Diba? Ang sibag Ma'am Leidali, no? Diba? Kahit isa lang yung mag-inquire dyan, ay bumili dyan, bawi na agad yung amount spent mo. Ito yung tanong. Dahil ba isa lang yung bumili? Hindi mo na ba ipa-follow up yung 85 katao na hindi bumili? Diba? So ipa-follow up mo yan. E paano kung after 2 days, 3 days, 7 days, 1 week, 1 month, yung mga nag-inquire ngayong araw, after 7 days, bumili. Diba? So, lahat ng yan guys, walang tapon. Kasi minsan sila naging interesado, kaya sila nag-inquire. Diba? Kaya kung iisipin nyo mabuti guys, posible ba talaga na mangyari yung pinag-uusapan natin kanina? Pwedeng pwede. E paano kung ginamit nyo pa yung method natin kanina na yung pinapalaki yung threshold para mag-scale up kayo ng budget nyo everyday? At magawa nyo yung ginawa namin na hindi namin namamanayan. Kasi sino naman guys mag-add ka ng 50 pesos sa budget mo from 300 to 350 to 450 to 450, diba? So, hindi mo namamalayan, baka yung 81 na yan, dumudoble. Correct? Dumudoble ngayon yung mga nag-i-inquire. So, darating yung time na hindi mo na kaya mag-isa na i-handle yung mga yan. Kasi nga, hindi sila mamamaximize. Kasi, oo, tama, kaya ko yung sagutin lahat sa isang araw, pero hindi na quality yung pagsagot mo. Kaya mababa na yung benta o yung closing rate mo. So, that's the time na pwede ka nang maghanap ng commission-based na mga admin para makatulong mo sa iyong business. Okay? So, parang ganito. Tingnan nyo na lang mabuti, ah. Ito yung pinaka-system natin. Imagine, di ba, na using that method, yung kaninang pinag-usapan natin, ginawa natin. Di ba? And dumating yung time. Dahil ang ganda ng sistema natin na meron tayong dashboard na kagaya ng ganito na hindi mo naman kailangan, okay, hindi mo na kailangan na mag-on-hand ng product. Pili ka na ng pili, then go ka na ng go, encode lang, then paano kung dumating yung time na ganito? Di ba? Ito yung maging collected amount ng rider. Yung shipping cost, ayan yung binayaran. Okay? At yung gross sales mo is umabot ng ganyan. Diba? So, pansinin nyo mabuti. Hindi to yung gustong gawin yan. Na dahil dun sa method ng diniscuss natin, eto na yung naging resulta. Sino ang may ayaw? Nga, type number one nga kung
type number one guys, type number one guys, kung sino dito, yung may ayaw, yung ayaw na mangyari sa kanya yan. Hindi, joke lang. Type number one guys, kung sino, okay, dito yung gusto mangyari sa kanya yan. Kapag sinundan nyo, okay, kapag sinundan nyo guys yung tinuturo natin kanina. Kaya sabi ko nga, di ba, ang napakahalaga na magawa nyo, okay, ma-attend nyo yung day one ng ating SAP hanggang sa pinakadulo. Kasi baka mamaya sabihin nyo, no, na-miss ko yung training isang araw, tapos ito pala yung tinuro na pwedeng mangyari pala sa'yo to. Okay, dahil dun sa method na yan. So, pansinin nyo mabuti. O, lakihan natin, di ba? May date pa nakalagay dyan, November 1 to November 31. Hindi ko alam kung kanino to eh. Kay Ma'am Joy, kulit siguro tong account na ito. Di ba? Okay. Or kay Sir Vinci. Pahiniram lang natin eh. Okay. So, tinan nyo mabuti. November 1 to December 31, ayan yung naging gross sales. So, imagine guys, ilang percent yung inyong retail profits, inyong dashboard. Diba? Bilangin nyo. Meron ba kayong calculator dito? Sabi ko, mag-ready kayo ng calculator, no? Imagine if yan yung nakikita nyo na gross sales and you're entitled, okay, sa percentage as your retail profit, magkano? Okay, yan amount na yan. Tingnan nga natin kung sino dito yung active, sabi. Sabi niyo, sir, training lang. Bakit para naging exam mathematics? Ayoko pa naman ito. Diba? So, try natin. Imagine kung yan yung gross sales mo ngayong buwan, i-claim mo na yan. Imagine, ngayon na. Ito na, malapit na yan. Ilang percent ka and magkano pag tinotal natin yung maging retail profit mo? Tingnan, sibukan natin kung andyan pa kayo. Ilabas niyo na ang mga calculator niyo. Kasi pag hindi niyo ginawa ito, guys, sinasabi ko, ha? Pag-calculate pa lang, hindi nyo na magawa. Diba? Ito pa kayang negosyo na to. Paano nyo siya mahihit kung pag-calculate pa lang, hindi nyo magawa? May calculator na nga. Tay-tay dyan. Ayan. So, times. Ayun. Diba? So, sino pa? Si Ma'am Laidlin na lang ba yung sasagot? Sino dito? Yung pwede pag sumagot. Magkano? Diba? Yung retail profit kapag na-reach mo yung ganyang amount. Diba? So, tama si Ma'am Lady Lynn. Yan, guys. Basahin nyo na lang mabuti. Ayoko nang sabihin, ha? Okay. Yan yung amount, okay, na pwede nyo makuha if ikaw yung may-ari ng dashboard na to. So, imagine kung isang buwan lang yan. Kahit na dalawang buwan, eh. Diba? Ibawas mo yan yung ads budget mo. So, malamang hindi naman naabot ng 6-digit yung ads mo. Tama? So, magkano yung magiging take profit? Correct. Diba? So, ganun kaganda. Okay, yung ating pinag-uusapan ngayong gabi. Okay, na kung saan, 'di ba? Posible talagang mangyari kasi hindi pwedeng i-edit yung dashboard eh. Correct? So, kayang-kaya niyo yung simulan, 'di ba? So, ako mismo, 'di ba? Dahil diyan sa mga program na 'yan, guys, nag-qualify tayo. 3 times tayong okay, nag-qualify sa Taiwan tour. Okay, kasama ko yung wife ko, yung anak ko nandiyan, 3 kami na all expense paid tour to Taiwan. Okay, dahil lang sa system na ginawa namin. And ngayon, 'di ba, nag-chat yung ating operation manager na darating na yung buwan, natuloy na tayo sa local tour natin. So 7 times tayong naging local travel qualifier, 'di ba? Dahil okay sa system na pinag-usapan natin kanina. Kaya kung papansinin niyo guys nang mabuti, okay? Hindi naman talaga kailangan na malaki yung on hand mo na pera before mo gawin itong negosyo na to or yung pag-create ng hub mo. Bakit? Nasaksihan natin, di ba, na sa ganitong amount, pwede natin simulan. Okay, basta talagang tuloy-tuloy lang tayo, then yung reporting natin, yung system kung paano siya palakihin, dapat gagawin nyo yan. Hindi pwedeng basta magbenta lang tayo. Ha? Yung tipong nakakabenta naman ako, sir, okay na yun. Nakukuha ko na yung income ko, nababawi ko naman yung ads ko, kumikita naman ako, okay na yon. Hindi. Kasi kung ang goal mo, guys, is to scale up your business, kailangan ngayon pa lang alam mo na kung paano yung labas at pasok ng cash flow mo. Ngayon pa lang alam mo na kung ano yung nangyayari. Worth it ba yung ads mo? Profitable ba yan? Worth it ba na scale na yan? Or hindi pa? Tama? So, paano nyo siya gagawin? Ayan, tingnan nyo ito mabuti. I-share ko lang yung screen ko sa inyo. Ayan, tingnan nyo mabuti, ha. Ito, pansinin nyo mabuti. Ayan, for example na lang.
Pansin niyo mabuti ah. Nakita niyo ba yung screen ko, guys? So, for example, ayan. Meron tayong average or yung budget natin na napag-usapan kanina is 250 pesos. Then, ito yung average na tinatarget natin na magkaroon tayo ng 12 inquiries. In reality, okay, mataas yan. Pero in reality, yan talaga yung pwede nyong makuha na cost per message ito. Itong banda rito, ayan. Cost per message sa bandang left side. Every day. If gumastos ka ng 250, then may English na 12 na katao na pumasok, ang cost per message niyan is 21 pesos. So, ang conversion rate, okay, makikita nyo, ang conversion rate niyan is 5%. Medyo maliit. Diba? Pero kung quality naman yan, 21% at 21 pesos cost per message and 5% is yan yung conversion rate. Ibig sabihin ng conversion rate, ilan yung na-convert mo from 250 pesos, ilan yung na-convert mo na inquiries. Yan. So 5% medyo maliit. Pero may pangalawa na rate. Ano to? Yung closing rate naman. Na-convert mo siya into inquiries. Ngayon naman yung closing rate mo, ilang percent doon sa inquiries ang na-close natin. So dito sa example na average, meron tayong 20% kasi meron tayong dalawang tao na okay, meron tayong dalawang tao na nabentahan. Okay, so imagine guys, ito tingnan niyo mabuti ah, yung Sunday. Sunday na meron tayong 250 pesos na budget sa ads. Meron tayong napababa natin. Okay, napababa natin yung cost per message natin. Umabot siya ng 7 pesos. So kailangan ako compute niya rin yan ah. Okay, so may pumasok na 35 inquiries. So 250 yung budget divided by 35. So 7 pesos ang sagot. Ilang percent yun? Yung na-convert natin. 14% yung na-convert mo. Ngayon, ang na-close natin is 5. Diba? So 5 bote. Okay, ng Garcinia, Cambodia. Kung ikaw ay reseller, okay, kung ikaw ay reseller, so meron kang 1,035 pesos na income. Okay, sa na-close mo na 5. So dito tayo sa VIP naman. Sa VIP, if kapagsinin nyo, 276 yung retail profit kapag ikaw ay VIP or distributor sa 690 pesos na per bottle. Okay, so may benta ka, may budget ng 250. Okay, malilito, dahan-dahan lang tayo ha. Yung budget mo is 250, may nag-inquire na 15. So magkano yung cost per message mo? 17 pesos. Pwede na ba? Oo, mataas yan. Pero sa amin, okay na yan. Diba? Kasi babawi tayo guys sa closing. Ibig sabihin ng closing, kailangan every time na may mag-inquire dyan, okay, is ma-convert natin into sales. Kasi at the end of the day, hindi naman tayo nagpaparamihan ng inquiries. Nagpaparamihan tayo ng benta. Hindi naman pwede tanungin mo yung admin mo na ilan yung nakausap mo ngayong gabi, ngayong araw. Diba hindi naman ganun? Tanong natin, ilan yung sales mo ngayong araw or yung benta. Diba? So, in this scenario guys, sa Sunday, ang closing rate natin is 20%. So, tatlong tao yung nabentahan natin. So, pabawi na ba? Pabawi na ba yung 250 na nilabas natin? Yes, bawi na. Kasi meron tayong net income na 820 pesos. Okay? If ikaw ay VIP or distributor package. Bakit? Kasi ang isang Garcinia Cambodia is ang SRP niya is 690 including your shipping fee. So, 40% niya is 276 pesos. So, Monday, ganun din, bumaba pa. Tumaas ulit siya ng Tuesday, yung time of cost per message. So, hindi pare-pare-pare yung pwede yung maibenta every day. Sabihin na natin na ganito, in this scenario lang guys, example lang. Sa total ng 7 days, meron kang 155 na naipon na inquiries. Then, sa 7 days na yon, yung cost per message mo is nag-average ng 11 pesos per message. Then, ang na-close mo is 44 bottles. So, ang net sales mo is 12,144 pesos. Then, yung budget mo, ang yung budget mo sa ads is 1,750 in 7 days. So, magkano na? Okay, yung total net mo, less na yung ads. Wala kang bayaran admin kasi in this scenario, ikaw lang yung sumagot. Diba? So, ano mangyayari? Meron kang 10,000 pesos every week. Pwede na ba? Pwede na ba yun?
Yes. Diba? Ilang bote na nabenta mo sa isang linggo? 7 days? 44 bottles lang yan, guys. Pero sa scenario na to, 250 every day, diba? Meron ka ng 10,000 income every week. If times natin yun sa 4 weeks, 41,000 pesos. Tama? 41,000 pesos. Dahil nag-ads ka lang in just 1 month. Sir, paano yun, sir? Mataas kasi yung benta, 44 bottles. Sige, sabihin lang natin. Atingin na natin, guys. Atingin na natin. Hindi 44 bottles yung nabenta mo. Sabihin natin ng 22 na lang. 50% na wala. Diba? So, yung 41 magiging 20,000 pesos. Every month, pwede na ba yan para sa atin? Tanungin ko kayo ulit. Pwede na ba yan sa atin na meron kang income na 20,000 pesos every month? Dahil lang sa ginagawa mo. Itong dinidiscuss natin. Tama? Eh, sir, hindi kasi. Okay, hindi kasi, sir, ganyan kamura yung CPM ko. O sige, sabihin na natin, yung 20,000, gawin natin 15,000 pesos every month. Pwede na ba? O sige, mababait tayo. Gawin natin 10,000 pesos na lang. Part-time mong ginagawa, cellphone lang yung ginagawa mo. 10,000 pesos, Marvin Agaton, pwede na ba sa'yo? Diba? So, part-time mo lang ginagawa. Ganun lang, guys, diba? Kung yung scenario na to, 41,000, binabaan natin ng 10,000 pesos, ayaw ka pa. Cellphone mo lang yung hawak mo, sumasagot ka, pero mayroon kang 10,000 pesos. E paano kung ma-duplicate mo pa yan? Mapaganda mo palalo. Diba? Mapaganda mo palalo. So, anong mangyayari sa'yo? Mas okay na yan. O sige, sabihin natin, ang ginawa mo, guys, ikaw yung sumagot, meron kang ganitong nakuha na increase, na close mo is ganitong numbers. Then ngayon, hinila mo ngayon yung asawa mo. Diba? So parang ang yabang mo ngayon, eh, o kumita ko ngayon, 20,000. Gusto mo ba? Diba? Gusto mo bang sumali sa akin? Diba? Pag-payinin mo, na-joke lang. Diba? Gawin mo ngayon admin, dalawa kayo. Yung kinita mo ngayon, buwan, huwag mong kunin. Bawasan mo lahat. Huwag mong kunin lahat, bawasan mo. Diba? Then idagdag mo. Kung magkano yung budget mo, dagdagan mo, doblehin mo para dalawa na kayong sasagot. Yung increase mo, kapag dinoble mo, may masasagot siya. Tig-isa na kayo na hawak. Diba? So ano mangyayari? Ganito na. Okay? Sabihin na natin guys, na too good to be true yung kanina. Pero ito na lang. Okay? Ikaw ay distributor, tatlong bote na lang. Every day. Diba? Ay, tatlong bote. Ay, tatlong client yun na bebentahan mo na bumibili ng dalawang bote. Okay, tama ba ako? Dalawang bote. So, ilang bote lahat yan? Anim. Diba? Tatlong client na lang. Okay? Tatlong client na lang yung maklose mo every day. Then, bumibili ng dalawang bote yung isang client mo. So, anim lahat yan. So, magkano yung pinakamagiging income natin. So imagine ganito, in 7 days, ibang scenario na to, ah, mas tumaas na ngayon. Kanina 11 lang yung CPM, ngayon 16 pesos yung cost per message mo. Ang client mo is 21. 2 bottles yung order. Ang net sales mo is 8,280 pesos. Binawas mo yung ads mo. So meron kang 6,530 in a week. So in 4 weeks, 26,000 pesos yung total net sales mo. Pwede na ba? Yes, pwede na yan. E paano kung ganito? Ikaw pa lang yan. E gusto mo, hinila mo ngayon yung wife mo or yung husband mo. Ginawa mo ring admin. Dalawa na kayo. Okay? So, nadoble lang. Diba? Nadoble lang yung scenario. Imagine lang. O, diba? Nadoble lang yung scenario, guys. Same inquiries, budget, pero this time, mayroon kang binayaran sa kanya na allowance. Ano yung allowance na yan? Siyempre, para mapagtrabaho mo siya, bibigyan mo siya ng 250 din every day. Diba? 250 din every day. So, sabihin, nagbabayad ka ng 250 sa ads, nagbabayad ka ng 250 sa admin mo. Okay? So, magkano yung magiging total niyan? So, meron kang 170 every week na expenses for the allowance ng admin. Then, meron kang 1750 na expenses for your weekly Facebook ads. Then, ang total mo niyan every week na income is 4,780. In 4 weeks,
meron kang 19,000 pesos. Pwede na ba? Pwede na ba Leia Palad? Pwede na ba Jennifer De Lima? Meron kang 19,000 pesos. Pero ito yung tanong. Ikaw ba yung nagpakapagod dyan? Ikaw ba yung sumagot? Ikaw ba yung nag-handle ng inquiries? Ikaw ba? Sino na? Sino na dyan yung nagtrabaho? Ikaw pa rin ba? Pero meron kang extra 19,000 pesos. Diba? So hindi na ikaw yung trabaho dyan. Bakit? Kasi nga, meron kang admin na humawak dyan sa inquiries na yan. Pero meron kang ganyang amount. Yung kulay red na yan, meron kang ganyang amount na nakuha. Tama? E paano kung 10 yung admin mo? Paano kung 5? Yan ang 5 na lang. E di times 5 din yan. Tama? Times 5 din yan. Bukod pa yung sarili mong effort. Diba? Yan guys yung sinasabi ko sa inyo. Na, oo, tama. Okay. Medyo mahirap. Sinasabi ko lang sa inyo na kailangan buo yung loob nyo kapag pinasok nyo yung Facebook ads. Buo dapat yung loob nyo eh. Yung tipong willing ka magpuyat, magsunog ng kilay, mag-aral, mag-experiment uli. Diba? Yung tipong yung pera mo, kahit sabihin mo na napaikot mo na yan, na yung ginagastos mo ngayon for your Facebook ads is galing lang na yan sa income. Diba? Galing lang yan sa income mo. Pero still, pera pa rin yun. Diba? So pag hindi mo nagmahal yung cost per message, syempre may stress ka niyan. So ang tanong, baka mag-quit ka na agad. So if buo yung loob mo, then magiging pareho tayo ng attitude na no matter what, ano man yung pagdaanan natin, tuloy-tuloy tayo. Diba? So imagine guys, meron kang at least, sabihin natin 10,000 na lang, 10,000 ang pinaka-income mo for the month in every admin na meron ka. Eh meron kang 10 admin. For example, si Ma'am Sheila Aguares. Ayan. So meron siyang 10 admin na kumikita siya ng 10,000 pesos. Ako admin niya ako. Magkano yung kita niya? Wala naman siyang ginawa. Ang trabaho niya lang is mag-ads. So 10 times 10 is 100. Pwede na ba, Ma'am Sheila? Ang trabaho mo na lang magpuyat ka sa ads. Di ba? Pwede na, sir. Pwede na. Ayan. So ganun guys yung ginawa namin. Okay, ganun guys yung ginawa namin. Na kung saan kami na nag-ads. Okay, so isa pa, tingnan niyo ma, gusto niyo pa ba? Tingnan natin na magkano ba talaga yung potential. Okay, na ibibigay ko rin sa inyo itong mga formula na ito ah. Kapag naka-graduate na kayo, i-upload natin sa group. Okay, pansinin niyo ito. Gumawa ako guys ng isang price list na i-share ko rin sa inyo dito sa chat box ngayon. Okay. Ayan, pansinin niyo mabuti ah. Ayan. So meron tayo ditong meron tayo ditong price list. Nakikita niyo ba? Ayan, so pansinin niyo ha. Nakita niyo ba guys? Meron tayo ditong price list na ayun. Imagine ito na lang, itong glutathione na lang. Ayan. So ang market selling price is 1175. May short description na nandito. Price without shipping discount 990. So point value niyan as of January is 150 per bottle kasi naka-promo yan. The seller price is 693. Ang reseller profit is 297. Distributor price is 594. Distributor income is 396. 'Di ba? So every bottle is yan yung maging income niyo. Ayan, so yung mga nakakuha ni Orange. Plus, meron ka pang personal rebates na 6 pesos. May logistics ka pa na 4 pesos. Diba? Kapag nag-supervisor ka, may additional 7.5 ka. Kapag manager, 15, 18, 21. So, pag tinotal mo yan guys, yan yung pinaka magiging income mo every battle. So, dyan, with that, makikita nyo. Diba? Makikita nyo dyan guys kung ilan ba. Okay, yung pwede nyong maging income in every product or every individual item. Diba? Ganyan, kaganda yung products natin. So, ibibigay ko sa inyo to. Ito na. Diba? I-share nga natin dito. Share. Ayan, copy link. Ayan, so i-share ko sa inyo. Pwede nyo nagad ibigay din sa inyong mga partners.
Ayan. So yan yung ating tama ba? Yan yung ating price list with income. Okay, and points. Updated yung points na yan, guys. Pwede nyo gamitin yan. Ayan, sa inyo na yan. So yan yung ginagamit namin para at least alam na agad ng mga members natin, ng mga distributors natin, kung magkano ba yung potential income nila in every item na pwede nilang mabenta. Okay, ganun kaganda yung sistema natin. Kaya kung paano, guys, kung paanong kami, ayan, kumbaga, eto na, nagsimula lang sa maliit, ano ba yung kailangan nating gawin? Okay, kung nakikinig ka ngayon dito, ito yung kailangan mong gawin. Kailangan mag-create ka, guys, ng iyong smart goals lang. Yun lang, ganun lang kadali. Diba? Yung smart goals na kapag pinasok mo to after mag-graduate, ito yung advice ko sa inyo, magkaroon ka ng specific na goal. Diba? Kasi yan yung letter S, smart. Okay, specific goal. Kailangan, target mo ba is mag-supervisor or mag-run ng Facebook ads, makabenta ng ganitong number of bottles, and makapag-hire ng isa pang admin. Diba? So naman measure mo yan. Dapat yung goal mo is naman measure mo din kung gaano kahaba. Okay, maging specific ka. Hindi yung tipong gusto ko kumita. Gusto ko, sir, is mag-rank up. Pero hindi mo sinabi kung ano. Diba? Maging specific ka sa magiging goal mo. Measurable, ibig sabihin, nasusukat mo kung gaano katagal, ilang sales ang kailangan, ilang bote, ilang numbers of members ang kailangan mong mapasali. Diba? And ito ba ay achievable? Baka too good to be true naman ito na gusto mo magkaroon ng Ferrari in just one year? Ang hirap po. Hindi siya totoo. Diba? Hindi siya achievable. Relevant? Diba? Ito ba ay kahit napapanahon or ito ba ay naaayon sa kilos mo? Kaya mang gawin? And yung time? Diba? Ito ba ay kailan mo balak ma-achieve yung goals mo na yan? Diba? Yan yung smart goals na tinatawag. So kapag after mismo ng ating pag-uusap ngayong gabi and nakita mo na ganun kalaki yung potential, okay, na income kapag ginawa mo tong bagay na sinasabi ko or yung pag-scale natin from 300 pesos to this amount, kayang-kaya mo yung gawin, guys. Okay? Kasi kailangan nare-report natin yan, ha? Kung magkano yung pumasok, magkano yung lumabas. Mamaya sabihin ko sa inyo kung magkano ba yung multiplier na tinatawag para malaman mo if profitable ba yung ginagawa mo. Okay, pero before that, okay, gusto kong sabihin sa inyo, guys, na you can win if you don't even start. Diba, huwag kang matakot na baka sabihin nyo wala pa akong idea, baka sabihin nyo is mas magaling kasi sila, mas may pera na sila. Diba? So, ang mangyayari dyan, guys, hindi mo malalaman kung ikaw mismo hindi ka magsisimula. Diba? Ano ba yung first step na kailangan mong gawin kung nakikinig ka ngayon? Ang first step na kailangan mong gawin, lahat sa inyo dito, 73 participants, okay, ng batch 6, ang kailangan nyong gawin, guys, is aralin na agad, i-replay, i-review nyo, kaya kung sinasabi to, na yung step by step ng Facebook ads kahit saan, sa YouTube, makikita nyo na yan, mapapanood nyo na yan. Pero yung diskarte kung paano siya gawin, yung diskarte paano siya calibrate, yan. Dito nyo lang matutunan yan sa Chantal Direct Sales. Okay, so soon, mag-talk pa tayo ulit, mag-uusap pa tayo ulit ng about sa Facebook ads kung paano ba yung pinaka best formula para magkaroon ka ng winning ads at talagang ma-achieve mo yung pinag-usapan natin ngayong araw na ito. Okay, so again, you can't win if you don't even start. Hindi ka mananalo or hindi mo makukuha yung mga goals kanina. Ikaw mismo, hindi mo sisimulan yung pinag-usapan natin ngayong gabi. Diba? So there's no better time to start working towards your dream than right now. Diba? Walang ibang oras. Okay? Kumbaga, ito na yung panahon na kailangan mong simulan yung mga bagay or yung mga step para makuha yung goals mo na binanggit natin kanina. Kasi kung hindi mo talaga siya, guys, sisimulan ngayon pa lang, kahit hindi ka magsimulang mag-ads agad, simulan mo lang aralin. Diba? Kaya nga natutuwa ako sa batch 6 eh. Kasi kayo mismo na nandito ngayon. Maniwala ka. Ngayon pa lang, gusto na kita i-congratulate kasi gumawa ka ng step, okay, para magsimula matuto. Kasi kung hindi ka willing talaga matuto, wala ka. Hindi ka tatagal ng 13 days. Hindi mo makikita yung gwapong speaker ngayon. Diba? De joke lang. Tumatawa na naman yung wife ko eh. So kung hindi ka committed
sa ginagawa mo ngayon, hindi ka aabot ng 13 days. Sabi ka na, Sir Bincho, kanina, nasa 100 plus yung nag-register sa SAP. Pero ngayon, tinan nyo, 74 yung participants na nandito sa Zoom. Diba? And hindi naman lahat yan is ngayong batch. Yung iba dyan, sit-in pa. Yung iba dyan is coaches pa. Diba? So baka less than 70 yung talagang legit na batch 6. Tama? So ngayon palang gusto natin pasalamatan, i-congratulate dahil gumawa ka ng desisyon na pwede makapagbago ng buhay mo, guys. Maniwala ka. Okay, kasi kung paanong ako, dati guys, ang pangarap ko lang talaga kasama yung wife ko is mabayaran yung hinuhulugan namin ng motor. Yan lang talaga. Maniwala ka. Hindi ko pinangarap na magkaroon ng sarili sasakyan. Hindi ko nga alam na kailangan ko mag-aral ng magmaneho ng four wheels. Ang alam ko lang is magmotor. Ang pangarap ko lang dati, kumuha ako ng hulugan sa probinsya. Then ang ginawa ko ng motor, alam niyo po yung Racal na brand. Ayan. So doon ako nagsimula. Racal na brand. Okay? Pero hindi ko ginamit yun as service. Ginamit ko yun, guys, para magtinda ng isda sa probinsya. So meron akong dalawang balde na nasa likod ng aking motor. Di ba? And kalawangin pa yung second hand na motor na kinuha ko, hulugan, second hand pa. Para lang makapag-alok ako sa mga barangay sa probinsya ng isda. Ganun na ganun ako nagsimula. Kaya pumakok sa isip ko, dahil lagi nagsisira. Lagi napuputol yung kadena, lagi napa-plat, di ba? Wala, hindi ma-start. So ang sa isip ko, makabili ako. Makapagtrabaho ako ng stable, kahanap ko ng stable job, makabili ako ng branded na motor. So, gusto ko scooter para hindi nakakapagod. Yamaha. Ayan. So, ginulong ko talaga na nung nakapagtrabaho ako, ayan. Talagang ginulong ko na kumuha ng student license hanggang sa nagka-lisensya. So, hindi ka pwede makumuha ng motor, di mag-drive nung wala kang lisensya. Hindi ka makakuha ng license kung hindi ka dumaan sa pagiging kung wala kang student permit. Diba? So, anong point ko ba ito sinasabi ito, guys? Na yung target goal ko na makakuha ng branded na motor, may mga step-by-step na kailangan mong daanan eh. Diba? Una, syempre, kailangan mong marunong ka. And kahit na marunong ka, guys, kahit na marunong ka, kung hindi ka naman lisensyado, hindi mo rin magagamit sa highway. Tama? At hindi ka magkakalisensya kung hindi ka dadaan sa pagiging student. At hindi ka kukuha ng student permit. Kahit marunong ka. So ngayon, alam ko sa inyo lahat dito, iba-iba yung pinanggalingan natin. Baka mas matalino pa kayo sa speaker, mas bata o mas matanda kayo sa speaker, mas marami kayong experience. Pero regardless, kung mas professional kayo, di ba, doon sa kausap ninyo, or kung ano yung background nyo, welcome ka dito sa ating company. So anong gusto kong sabihin? Dadaan at dadaan ka sa proseso. Dadaan at dadaan ka sa pagiging estudyante. Kung gusto mo talagang ma-hit yung target goal mo na yan. Correct? Kung paano sa lisensya, kailangan mo dumaan sa student permit. So, huwag kang mag-fixer. Dahil at the end of the day, baka madisigrasya ka lang. So, huwag kang tatalon. Dumaan ka sa pinaka-proseso natin. Tama? So, kung yan lang dati, yung gusto ko, mabayaran lang, nakakuha na ako ng branded na motor, hindi ko kaya ng cash kasi magkano lang yung sahod ko every month. Ang goal ko, mabayaran. Ng cash. Para hindi na masakit yung ulo ko. 'Di ba? Ang goal ko rin talaga makapag-travel lang din kasama yung wife ko and yung anak ko, pero commute lang. So dinodocument pa namin kahit nasa bus, syempre masaya magkasama, 'di ba? So yun lang, masimpleng buhay, okay na kami. Hindi namin pinangarap yung mga bagay na ganito. Pero sa pasasalamat namin sa Diyos na Jehovah sa mga bagay na dumarating sa amin ngayon, guys. Lagi tayong mag-thank you, 'di ba? Sa ating Panginoon. Maliit o malaki man, yun ang natanggap natin. Bakit? Kasi sa kanya galing lahat ng ito eh. Kaya sobrang thankful kami. Dahil nung time na nag-resign ako sa work, inuna namin yung spiritual namin, nabiyayaan kami guys ng isang kapirasong papel. Galing kay Chantal. Diba? Alam niyo isang kapirasong papel na yon. Ito yung pinakagustong gusto ko at hindi ko makakalimutan. Na. Dahil yung kapirasong papel na yon, na parang walang value. Diba? Pero yung papel na yon guys, nakuha namin at ibinayad. Parang nag-shopping kami dahil yung amount doon sa paper na yon pwede makabili ng isang bagong sasakyan na fully paid na agad. Diba? So yun dati. Diba? Po yun dati, ang goal ko lang guys is ano, ang goal ko lang dati is mabayaran ng cash yung hulugan ng motor
Pero mali. Iba pala yung binigay sa amin. Ano yung binigay? Nabayaran ng cash yung motor, nakabili pa ng cash na sasakyan. Di ba? So, paano nangyari lahat ng yun, sir? Hindi naman sa pagmamayabang kumbuha ng sariling bangko. Pero guys, maniwala. Eh. Yung kaninang picture na nagsisimula kami ng wife ko, ganun na ganun yung kwento kung paano kami nagsimula. Yung diniscuss ko kanina na yung threshold na yan, sobrang thankful ako na ginawa namin yan kasi napaikot namin yung fund or yung pera na kinita namin from 300 pesos hanggang sa naging ganito na yung mga results. Dahil sa negosyo natin. Di ba? Kung yung tipong dati, ayan, yung kinukwento ko na nagbibenta ako ng isda gamit yung motor, yan yung anak ko. Di ba? Ang bahay namin noon, hindi mo na kailangan mag-aircon. Bakit? Kasi yung pader pa lang ng bahay namin, guys, mahangin na. Bakit? Kawayan lang kasi yung pader eh. Nipahat lang yung bubong. Kumbaga, nipa lang. So ano ibig kong sabihin? Walang kuryente. Nakikicharge lang kami ng flashlight sa kapitbahay. Nakikigib ng tubig. So way back 2013. Kasi yung araw na taon ng pinanganak yung anak ko. Diba? So ganun lang. Simpleng buhay. Basta makaraos lang. Yun lang yung target namin, guys. Makapaghanap ng simpleng trabaho. Ng stable job. Yun na. Para at least safe na yung future ng anak ko at ng asawa ko. Pero pansinin nyo, guys. Diba? Dahil sa negosyo natin na sinimulan kanina, iba yung pakiramdam. Di ba? Na yung buhangin na gagamitin para itayo yung bahay mo, nahahawakan mo sa kamay mo. Yung tipong kahit hawakan mo yung buhangin na yan, iba, iba yung feeling eh. Oo, tama. Lahat tayo nakahawak mo ng buhangin. Pero tatanungin kita, nahawakan mo ba? Gusto mo bang hawakan yung buhangin na mismong gagamitin sa bahay mo? Iba yung feeling, guys. Maniwala ka. Di ba? Kaya yung tipong, ayan na, nakikita mo. Every time, 'di ba, na araw-araw binagmamasdan mo yung step by step na nangyayari para tumayo yung bahay mo, 'di ba? Andiyan yung excitement, yung sobrang thankful ka sa mga nangyayari sa buhay mo ngayon, 'di ba? And ngayon, ito na siya, 'di ba? Lumaki na yung anak ko, pero again, naputol na. Naputol na yung chain, 'di ba? Yung cycle na since ako yung nagpinanganak sa mundo, 'di ba? Kailan ako pinanganak? 1999. Sir VG, pinanganak ako noong 1999. Bilangan niyo ko ilang taon na. Di ba? Nangungupahan lang kami. Pero this time, guys, dahil sa negosyo na to, naputol na yun. Yun yung pinaka-pinapasalamat ko kasi hindi ko na kailangan isipin pa kung saan titira yung anak. Di ba? Kaya eto na. Eto na yung naging result. Naging ganyan na. Di ba? So, hindi lang lupa, may nakatayo, may sasakyan, andyan pa rin yung motor. Hindi ko lang nahagip ng picture, pero ayan yung gulong sa unahan. Pero again, sama nandito ngayon, bakit ko sinasabi to? Bakit ko kinukwento to sa inyo? Guys, para malaman nyo, malaman yung lahat na itong picture na nakikita nyo sa inyong screen, tatanungin ko kayo, magkano yung value nito? Magkano yung pera na nilabas ko at sinimulan para makuha lahat ng ito? Naalala nyo? Yung amount? Naalala niyo yung amount? Sige lang. Naalala niyo yung amount? Yan yung amount, guys. Kaya kung magkano, kung nakikita niyo, guys, yung nasa harapan ng screen niyo, yan lang din. Tama yung mga sagot niyo. Yan, guys. Ganyan na ganyan kami nagsimula. Kaya kung tatanungin kita ulit, guys, sa mga nandito ngayon, di ba? Sa mga nandito ngayon, willing ka ba? Nasimulan na yung pinag-usapan natin. At hahayaan mo ba na masayang yung 13 days mo na pag-attend dito sa ating SAP Bash 6 nang wala kang gagawin? Na hindi mo ipupush yung sarili mo na ma-reach na rin kung ano man yung mga naging result ng mga members ng ating company dito sa ating program na ito? Hahayaan mo ba, guys, na yung mga bagay, okay, yung mga bagay na pangarap mo maging sakripisyo dahil wala kang sinakripisyo para makamit yun. Tama? Di ba? Kaya kung paano kami mismo, ito, yung office na yan, dati nangungupahan lang kami, nakita nyo kanina, pero ngayon, sariling office na namin, hindi na namin kailangan mag-rent. So, ganun at ganun, guys. Okay? Yung, ganun at ganun, guys, yung nangyari sa amin, na sa halagang 300 pesos. Yun at yun, yung nangyari dahil kay Chantal. Kaya sa mga nandito, diba?
Eh sa mga dito ngayon guys, huwag kayong panghinaan ng loob kung marami kayong problema, 'di ba? Yung sabi ko nga kanina kina Sir Marvin, 'di ba? Baka sabihin niyo, "Sir, may problema kasi ako eh. May problema kasi ako eh. Kaya hindi mo na ako makaka-attend ng training day 14 bukas." Pero bro, sis, parang may mali, 'di ba? Iba dapat dahil may problema ka, mas lalo kang umattend. Kasi yung pag-uusapan natin is yung solusyon doon sa problema mo. Pero dahil may problema ka, hindi ka umattend. Kaya anong nangyari? Next month, yung problema mo, nandyan pa rin. Pero dahil nandito ka ngayon, kasama ka namin, eto na yung sagot para yung problema mo ngayon, hindi mo na problemahin next month. Di ba? So again, maraming maraming salamat sa inyo guys. And see you again next tomorrow. Yes, guys, kasi tayo ulit yung magkakasama dito sa SAP and pag-uusapan naman natin is paano ba mag-build, okay, ng admin. Kung ngayon, nakita nyo kung paano tayo step by step nagsimula from ganitong amount to ganitong amount, di ba? So bukas, tingnan natin kung paano naman tayo magsisimula, mag-create ng sarili nating hub or mag-ooperate para makamit din kung ano man yung nakita nyo result kanina. Guys, malungkot kapag mag-isa lang ang may result sa kumpanya. Kung ako at ako lang nakikita nyo at yung may mga top performers sa Chantal, malungkot. Pero kung nakita natin na yung ngayon is lahat nagkaresulta dahil lang umatan kayo ng SAP Batch 6. Kami mismo mga coaches, mga trainers, kami kasama yung mga speakers bureau natin, kami mismo yung magpapalakpak sa inyo dahil nagawa ninyo. At kung hindi kayo umatan ng SAP Batch 6, guys, di ba, hindi natin alam kung yung problema ba natin ngayon o problema kayo ba natin next year, 2023. Kaya again guys, maraming maraming salamat sa inyo and I hope na marami kayo natutunan ngayong gabi and marami pa tayong pag-uusapan guys. So stay tuned lang, laging attendance, maganda na lagi kayong updated sa ating mga trainings and yon. Invite ko na rin kayo guys this tomorrow. Ayan, si Sir Michael Tolentino ang naka-assign sa ating Manila office and sa Thursday, ako naman guys yung makikita nyo sa Thursday sa office. Kaya kung